And binders, good morning. And may isa tayong bibi na napaitlog na yung isang bibi ko, mga kabind. At dito siya napaitlog sa may halamanan. Yun, ano? Nakikita niyo ba? Ano ba? Dito siya nang ito sa ilababa ng gabi. Kasi kagabi yung mga kabind, chinek ko na siya. Oo nga eh. Chinek ko siya mga kabind kagabi tapos... Ayun, nakita ko, kinapa ko yung pet niya, tapos sabi ko, ay, may itlog na. Tapos medyo nag-aalala, sabi ko, baka mamaya kung saan sana ng itlog. Tapos sinubukan kong hanapin dito kagabi. Pagkatapos, nung nakita ko may hukay, napaisip ako, sabi ko, ano kaya to? Medyo imposibleng hukay ng manok to. Na kunwaring manok na nagdadas. Nagda-dust batting. Familiar ba kayo ng behinders yung mga manok na nagda-dust batting? So, ayun yung naisip ko noong una. Tapos, inintay ko ngayon hanggang ngayon. Sabi ko, hintayin ko muna. Tapos, sakto naman ngayon na, ayan, may itlog ako nakita dito mga kabihain. And yung gagawin natin, maglalagay na lang ako ng pinaka-container dyan. Dyan ko na siya hayaan mang itlog. Medyo, hindi naman hassle. So, may, ewan ko kung may mangyayari next week. So, ayun kasi, yung isa sa inaano ko. Pero, ayan na itlog mga kabihain, oh. May napaitlog na siya dito. Hindi na siya nangitlog dun sa bahay kasi hindi na siya nag-uwi doon. Dahil nga, pag nandun siya, inahabol siya ng barako, parang ayaw niya. Ayaw niya magpaasawa, pero no choice siya pag gabi. Pag nagpapakain ako, pag umaga or gabi. Basta lumalapit siya dun sa mga pinapakain ko. Nahuli ko siya. Tapos pinapaasawaan ko siya dun para at least ma-fertilize yung itlog. And mas madami yung ma-fertilize na itlog mga ka-behind. So ito yung unang itlog niya. Yan. Yan. Kanina niya lang siguro yung itlog ng umaga. Yan kasi kagabi wala pang itlog yan dyan. Dyan na lang ako magagawa ng pugad behinders. Para hindi na rin ako ma-hassle. May container ako dun sa bahay. Ayun na lang gagawin kong pugad. Yung itlog ng isang inahin ko doon, Benjers, ilipat natin. Ayan yung itlog, dalawa. Wala na, kawawa, nakakalungkot. Nagawin ko na siya ng pugal mga kabayin, kaso wala namang itlog dito kasi wala na yung inahin ko na gray. So sad. Kuhanin ko na, papalimlima ko doon sa isang inahin ko mga kabayin. Ayan guys, nakakalungkot lang kasi, ayan o, itlog ng inahin ko na gray to mga kain. Na-shake. Na-shake ko mga kabayin na yan. Itlog ng inahin ko na gray to, na-shake ko pala yung itlog na to. Bali, tatanda ko mga kabayan kung mapipisa. Nakakalungkot kasi yung gray ko na yun. Yung inahin ko na gray, nawala po. Nawala. As in. Tatandaan ko lang to para malaman ko kung mapipisa. At least, pampalubag damdamin. Nawala man yung gray ko na inahin, na breeder. Na ipapalit tayo. Kukwento ko sa inyo mga kabayan kung bakit nawala yun. Benders, wala tayong pentel pen. Ito lang gamitin natin. Luyan dilaw. Tignan nyo ba na makulay to? Ito yung gagamitin natin pang kulay sa itlog. Para matandaan ko mga kabayin kung alin dito yung itlog ng gray. Kasi remembrance, Benders, kaya nawala yun, yung gray. Ayun yung kwento ko sa inyo mga kabayin. Kasi nung nakarang araw, di ba, nang itlog siya dun sa kabila. Tapos ginawan ko pa siya ng pugad. Tapos, tawag doon. Tapos mga kabayin, ang naging eksena, pagka itlog niya ng pangalawa, di ba, walang, nung una, sa unang video na to, wala pa siyang pugad. Ginawa ko siya ng pugad. Tapos, here, may kulay na benders. Parang kulang pa to. Masyadong basa pala. Ay, hindi ko alam kung paano kukulay mga kabin, mamaya na lang. And Benders, yung inay na yun nakaraan, ng itlog nga siya. Tapos ginawa ko siya ng pugad. Tapos nung pangatlong araw niya na namang itlog, nagulat ako nung umaga, wala na ako nahagilap na gray. Nawala na siya mga kabihain. Buti na nga lang meron. Hawakan natin ng maayos yung itlog. Baka malaglag at saka baka ma-shake. Buti na lang Benders, may isa akong inay na nag-itlog pa rin, maliban sa puti. Bali, ang layer ko sana ngayon ay dalawa. Ouch! Channel is real. Alam mga kabind. Dalawa sana yung layer ko. May itlog na rin yung marami-rami yung layer. Dapat kailangan ko talagang tandaan to, Benders. Dito muna siya. Yung may dilaw-dilaw na yan. Buti nila mga kabind ay may isa pa akong layer na ng itlog
Nalungkot ako kasi nawala. Alam niyo ba ang pagkagising mo? Kasi nung umaga na yung gumising ako ng 4 kasi sabi ko ititrain ko na siya. Ititrain ko na siya na mag-itlog doon sa panibagong pugad niya. Eh nagulat ako mga kabayan, wala akong makakilap, wala akong nakikita ang bibi na nag-stay kung saan-saan. Umaasa ako noon na napunta lang siya sa ibang pugad or something na naghanap, pumunta siya sa masukal na lugar tapos di ko mahanap. Nagbaka sakali ako kahapon lang nangyari mga kabihain. So November 1 tayo ngayon, kahapon ay October 31, kahapon lang ng umaga, Avengers, nawala. Yung umaasa ako noon na baka bumalik pa siya, baka naligaw lang ng pugad, pero hindi talaga. Ang ganda pa naman, hindi naman vendors, pero ang ganda kasi yung mga breeder ko vendors, sineselect ko talaga sila, kumbaga pinipili ko yung quality nila. Kaya nakakalungkot na nawala yung gray kasi binili ko yung doon. Buti na lang vendors, meron siyang anak na white gray yung kulay. Ayun yung ipapalit ko na pwede na pamalit, pampalubag ng daming. Di ko alam kasi, minsan di ko alam nawala na lang bigla dito sa lugar namin. Tapos may nagsabi sa akin, nakakilala ko, medyo maluloko daw talaga yung mga tao dito. Pero hindi naman ako ganun na maluloko yung tao dito, guys. Ang dami kayo mababait dito na kapitbahay namin, as in marami. Yung iba talaga hindi ko lang nakakausap kasi hindi naman ako taong mapagkibok ng lahat ng tao, ganun. Kinikibok ko lang yung mga gusto ko rin. Ayun mga kabend, and hindi ko alam kung ano nangyari, benders, na kahapon lang pagising ko ng umaga, wala na yung gray. Nung gabi, pinasawahan ko siya, tapos lumabas siya sa gate namin kasi doon nga siya sa tito ko ng itlog, sa bahay ng tito ko, doon sa may garden. And nung pinalabas ko siya, di ko na na-check nung gabi kung nakapasok doon sa bahay ng tito ko. Baka ako, may dumaan na taga saan man yung dumaan, naka-motor or naka-sasakyan or naka-ano. Tapos dinampot yung vendors na kita. Kasi yung inahin na yun, dahil nga nangingitlog siya, pag dinampot mo siya, hindi siya tumatakbo. Ayaw niya nang tumakbo kasi alam, ang ganda ng katawan. Hindi ko nga na-video na karan mga kabihain. Ang ganda ng katawan nun. As in bagsak na bagsak. Yung parang bigat na bigat siya sa sarili niya kasi yung katawan niya talaga lubong-lubo. Hindi tulad ng isang inahin ko nangingitlog dito. Parang wala lang. Tamang nangingitlog lang siya. Yung gray na yun mga kabihain, yung katawan niya, as in yung pet, yung puwetan niya. Bagsak na bagsak yung puwitan niya mga kabayan, as in sobrang bagsak na bagsak. And nalungkot ako kasi sabi ko, ano nangyari? Dati may isa akong inahin na nangitlog na matay. Tapos nung nakarami na matay din ako sa isang lugar lang din. Sabi ko, ano ba nangyari? May mali na ba talaga? Bakit sa isang lugar lang namamatay yung dalawang muskubi ko, and ngayon naman nawala yung isa? Sabi, siguro bahagi ng pag-alaga yung mga kabayan. Okay lang sa akin. Munti ko ng isuko, Avengers. Alam nyo ba na? Munti ko ng isuko. Alam nyo ba mga kabayan, munti ko nang isuko talaga yung pag-alaga ng Muscovy na may nakachat na akong dalawa. Sabi ko, ibebenta ko na yung mga breeder ko. Gusto ko na mag-stop sa paggawa ng content nun. At gusto ko na mag-stop sa paggawa sa pag-alaga ng Muscovy behinders dahil nga sa stress na naranasan ko. Dahil sa hirap na naranasan ko, ang sakit sa damdamin na ganun nangyayari sa mga alaga ko. May namamatay, may nawawala. Sabi ko, kaya ko namang palitan yun, pero yung memory nila, di ba, yung pag-aalaga mo sa kanila, yung, alam mo yun, yung itsura nila, yung presensya nila mga kabayan, tsaka yung effort na ginagawa nila para sa'yo, talagang worth it talaga, na dapat mo silang alaga ng maayos. Yan, nalungkot ako dahil nawala nga. Di ko alam mga kabayan, na di ko alam, wala akong ma-idea kung ano nangyari din sa brain. Basta ngayon, walang buwabalik. Binders, wala na talaga naging balita dun sa pinaka Muscovy ko na kulay gray. Hayaan mo na bigyan mo na sa nangangailangan, Binders. Ay nalang iniisip ko na nawala man siya, sana yung dalawang itlog na iniwan niya ay mapisa. Tapos may anak naman siya na kamukha niya, sana mag-survive din yun. At sana po hindi na po mawala. Sana wala na magka-interest or wala nang mainis dun sa mga Muscovy. And ayun ko. Ikaw ba labo pag hindi ka matulog? And hoping vendors, kaya yan. Sabi ko, sayang yon, kaso nga lang vendors, sayang kasi ayun yung breeder ko na binili. Siyempre, yung pag nakikita mo sila na, ay ito to, kaya mo sila naging breeder, dahil gustong-gusto mo yung pinaka-physical appearance nila, yung quality nila, nakikita mo na good layer sila, or magandang klase ng breeder sila, vendors. And darating lang sa point na, tcharan, nawala. First time ko yata mawala ng Muscovy.
Sabi ko sana wag naman masundan kasi may dalawa kong namatay. Yung isa na wala. Kung kasi ayaw ko sa inahin na yun. Ayaw kasi tumakbo nung kasi bigat na bigat sa katawan niya. So ang naging ending, siguro may napagdisikitahan, may nangangailangan. Kinuha, sabi ko, noong time na sabi ko, ayaw ko na mag-alaga ng Scooby. Pero naisip ko, hindi ko para kaya. Hindi ko kaya ibenta yung mga breeder ko. Na sabi ko, kahit sama na ng loob ko noon, hindi ko pa rin kaya talaga na gawin, na ibenta sila. So yung naging ending, sabi ko, okay lang. Mapisa man yung dalawang itlog, hindi. Okay lang. Tapos, nagpa-plano ako behinders na nakipagpalit ng sisiw sa mga kakilala ko dito. Napalitan ko yung sisiw nila. Tapos, ayun. Or di kaya bibili ako ng another sisiw. Tapos, aalagaan ko na para gagawin kong breeder, pandagdag ng breeder behinders. Kasi, para mapalitan yung mga nawalan tatlong breeder, tatlong inahin yung nawala sa akin. So, ayun yung kailangan kong palitan. Kailangan ko ng tatlong inahin. Kailangan ko ng tatlong ducklings na day old or week old para maalagaan ko ng maayos, mapalaki ko ng maayos, and para maging ready sila for production behinders. And syempre good quality yung pinaka-goal natin. And ayun lang mga ka-behinders, thanks for watching, and bye-bye. Behinders, kung may mga takatan, don't forget to give like this video, comment down below, or you can message me on my Facebook page, account behinders, official account behind PH Inline. Pwede kayo magtanong doon mga katanungan about BB. Kung sa tingin nyo, masasagot ko yung tanong, yung concern nyo, tanong nyo lang po doon, and bye-bye.